lift your head. Baby, don't be scared. Kaya silang katrabaho, yung mga girls, may kanya-kanya mga chika. Itong tatlong to, parang whether in or outside the camera, talagang makikita mo kung paano, gaano ka-importante sa kanila mga relasyon, ang sarili nila, yung mga goals nila sa buhay. So, yung nasa pelikula is a reflection lang of what you will see outside the camera. Okay. Si Karen muna. Karen, this is your first movie mo ba to? Yes. Ah, first movie po on The Regal. The Regal, of course. Would you like to send? Yes, opo. Una-una po, happy new year sa lahat and belated Merry Christmas. Well, actually po, unang-una gusto po magpasalamat kay Direk Manny Valera, kay Mother Lily, of course, at Miss Roselle, dahil I was handpicked po eh. So, talaga pinit po ako malaki ko siyang handpick ako kasi wala na, parang first time mo sa Regal Films, tapos, di ba, parang nakikilala ka sa mga ginagawa mo. So, I'm very happy po. And thank you very much for trusting me po. Thank you so much po. Thank you. Okay. Yana, so, after woke up like this, eto ka nang ngayon sa medyo light, ano, family drama, inspirational drama. Happy New Year po sa lahat. Tapos, wait po, mag-thank you rin po kay Mother Lily, kay Ms. Rosencia, kay Direk Manny po. Ayun, masaya po na magkakasama kami dito kasi kaibigan ko po sila Sophia and sila Karen. So, thank you po kasi after nung complete this, may kasunod na po. So, yun po. Salamat. Thank you, Alora! Kumusta ka naman? Kumusta naman na yung Pasko at bagong taon? May bago ka pang pasabog dito, Alora? Ay, nako, sobrang ilo po sa lahat. Sobrang masaya. Hindi ko na alam sasabihin. Sobrang masaya po yung ano, yung New Year tsaka Christmas kasi umuwi ng probinsya. So, kasama ko po yung family ko. Yung mama ko po kakauwi lang galing Brunei kasi 11 years siya OFW. So, nasama ako dito sa pelikula na medyo nakaka-relate talaga kasi mama's girl din ako. And eto na nga, may movie and maraming salamat ko sa Regal Films dahil napasali ulit ako sa kanilang pelikula kasi ang last ko po sa kanila, may Rebound Girl. Yeah. Opo, mama's girl ako ever since ang bata ko hanggang ngayon. Inaamin ko naman po yan. Hi, ma! Lahat kasi halos siya yung nag-decide for me. So, malaking tulong siya sa buhay ko. At sa ating lahat, ang ating mga mommy. Tama ba? Yun. Eko? Sabi ni Sophia, ano, DX? Mama's boy ka ba? Sabi ko, tinatanong pa ba yan? Sorry, yes po. Oo naman. Sobrang mama's boy ko. Mahal na mahal ko ang nanay ko. And I don't think that hindi ko maiintindihan yung concept ng pagmamahal ng isang nanay sa isang anak, sa kanyang anak. Grabe talaga. Iba talaga ang pagmamahal ng isang ina sa isang anak. So yes, I know very well how much importance it is yung bond mo with your mother. So yes, I am proudly a mama's boy. Yeah, same din. Mama's boy din ako. Kasi I've been with my mom most of my life, well, so far. Kasi yung dad ko nasa Hong Kong siya, nag-work dun. So, I'm mostly with my mom here sa Philippines and I'm much closer with her. So, yun lang. Ayun po, so since my father died, yun talaga lumaki na ako sa nanay ko. Kaya lang, nung una, medyo ano kami, mailat kami sa isa't isa. Kaya ako, may sarili akong diskarte. Pero nung ayun, laging artista ako, ganyan, wala na akong matakbuhan kundi siya. So, doon ko na-prove sa sarili ko na, mama's girl ako. Ayun po. Ako po, ano ba? Yung relasyon kasi namin ng mami ko, ano, iba-ibang level. So, hindi ko masabi na mama's girl ako. Pero sa katulad doon sinabi ko ni Diego, yung pagmamahal ko ng nanay sa mga anak nila, yun po yung isang bagay na sobrang blessed ako na binigay sa akin ng mommy ko na hindi ko makikita kahit kanino ng tao pa. Kung magkaroon man ako ng ibang kapatid, ibang magulang, alam ko, yung pagmamahal ng mommy ko sa akin, hindi magbibigay ng kahit sino. So, gusto ko, kahit hindi ko sure, gusto kong i-assume na mama's girl din ako. Yan, supporta. How about Alora? Ano sabi mo na? Ngayon, sa puntong vista ng mga millennials, may negative ba o positive connotation ng pagiging mama's boy o mama's girl?
may disadvantage or I mean to say may negative or positive connotation pa ang ibig sabihin ng mama's boy at mama's girl sa mga millennials? Well, ako, para sa akin, wala. Pero I've heard na kapag ano, pag mama's boy yung isang lalaki, ayaw, nag-turn off daw yung babae doon. Pag sobrang attached yung mother and son. Pero parang hindi naman. Hindi naman yan. I think I can answer for all of us na hindi naman. Wala naman negative doon kung mama's boy or mama's girl ka. Tama? So, kasi noong unang panahon, parang pag kinawag ng mama's boy, parang walang panisindigan. Walang buto. Pero, because this is a new breed of generation, eh. So, they're getting there. Kaya lang, mas go-getter sila, mas hindi sila takot kaysa sa atin kaya mag-explore. Pero, no matter what, kailangan pa rin namin ng ina sa buhay namin. Narinig ko about being a mama's boy, mama's girl. Siguro within a group of friends, like mga tropa, they'll say, uy, mama's boy, mga girl. Pero pag-teasing lang naman, hindi naman siya pang like negative or anything. So, hindi naman ibig sabihin mama's girl o mama's boy yung anak ko eh, lampanan. Diba? Hindi naman nawawala yung panimindigan ng isang anak sa pagiging mama's boy at mama's girl. In fact, nakakatuwa yun sa aming mga magulang. Ibig sabihin, kailangan talaga nila kami. Sabi nga ni Sophia, no matter what, kailangan namin ang nanay. Siguro hanggang sa ako, as anak, hanggang huling hininga ko, hanggang maaari, andyan ang nanay ko, kakailanganin ko yun. Yun, ngayon, mag-isa na ako, kaya ko na sarili ko, may pamilya na ako. Pero doon maraming times na dumadating na pag nalulungkot ako, pag mag-isa ako, nagsasabi pa rin ako ng how I wish, andito ka sa tabi ko, mama. Si Arjo, pag sabihin mo, si Arjo kasi talaga mamas boy yun. Pag sinabi siya mamas boy, wala siyang pakialam. Kasi si Arjo, pag may negative, pasok dito, labas doon. Si Rhea, pag sabihan siya, ako dahil good luck. Kung mataray ka, mas mataray yun. Sasabi niya, I don't care as long na hindi mo ako pinapakain. Ganun lang yung mga anak. Last question, para kay Yats Kacheco. What can you say na may launching movie na yung video? Kapal. Sa movie, sa movie. What can I say about, sorry? As long last na launch na kayo as a love team sa movie. Iba nga, kasi ibang left step up ito. I mean, we were given a big break noong 2017 na mag-lead na nga kami sa isang teleserye. May big screen na to, so it's a step up, it's a level up. So syempre, walang ibang feeling kung really happiness and thankful. Thank you. Yeah. Syempre po, yeah, same kay Diego, level up. At sana magustuhan ng mga tao kung ano yung pinagnandaan namin pareho. Kasi mas iba yung makikita nila kesa yung sa napapanood nila sa TV sa Cruzong Ligaw. But I'm very excited na makita yun ng mga millennials nila katulad namin. Yeah, I'm very open with my mom. I'm very open, pero pag yung sobrang open, medyo nag-annoy kami. Ayun, honestly, yeah. Kasi mararamdaman niya eh. Pag may tinatago, alam niya eh. So, parang mahirap magtago sa mommy. Pinopen mo rin yung sa inyo yung Diego na pinopen mo rin. Ano po yung open ko? Relasyon nyo. Relasyon nyo. Diretsyana, di ba? Yung naman gusto nyo malaman, di ba? Alam po na mga friends ko eh. Alam ba? Alam nyo po. Walang ibig. Siyempre, para ano, para tapos na yung lahat ng questions. Walang Tito Manet knows everything. Yan lang yun. Alam niya lahat. Kung ano meron man, alam niya yun. Tayo, girls. Ako po, yes, super open. As in, open. Open na open. Alam niya yun, Ray. Alam mo na lang. Talagang, my mom knows everything. As in. Basta, yun po yun. Opo, ako rin po, open din ako sa mommy ko. Kasi minsan kahit po nag-deny ako or sabi ko, ma, hindi ganito, alam niya. Para sabi nga po ni Sophia, kinukutuban siya. Kaya yun, lagi po ako nahuhuli. Ayan, ako rin po, parang may ganong power yung mamay kahit malayo po siya, alam niya yung mga nangyayari. Kasi minsan, kahit sa brother ko kinikwento, alam niya kung paano paikutin yung brother ko. So malalaman niya kung ano yung nangyayari. Kaya malalaman pa rin niya. May ganun yung mamay. Tsaka minsan, kahit
pinapa-joke mo kasi gusto mong sabihin sa kanya yung sikreto mo. Tapos, pag sinabi mo na, mas magagalit siya, papawiin mo as a joke. Parang hindi, joke lang yun. Pero at least nasabi mo. Yung ira namin, gusto mo? Gen X? Wait, Gen X si Kenna, pero Gen X si Kenna, mahirap mag-call out. For me, mahirap mag-call out ng maloko ko. Pero nung naging mother na ako, that's what I did with my son. So sobrang open kami na lahat pinag-uusapan namin kahit na 14 years old. As early as 6 years old, we can talk about it kasi gusto ko, yun yung na-miss ko sa relationship kasi iba yung generation dati, iba yung generation ngayon. Ikaw ba? Open ka? Media. Sa nanay ko dati. Paano mo na-train na mag-open ako sa'yo na walang wall? Kasi yun ang pinakamahirap sa mga teenage. Kasi, kasi lahat ng pinagdaanan ko, naging open ako sa kanila. Kinuwento ko kung ano ako, kung sino ako, kung ano lahat. Okay? Wala akong tinago. So, ending nun, sinabi ko, gusto ko rin maging open kayo. Actually, sobra kaming open. Pero syempre, hindi naman, huwag natin maglokohan. Mga anak, meron pa rin yung konting pagsisinungaling sa mga magulang, di ba? Dinaanan naman natin yan. Pero ang importante sa akin, masasabi ko, mas lamang yung pagiging open ng mga anak ko kaysa sa pagsisinungaling. At doon lang, nirerespeto ko kung ano man yung hindi nila sinasabi sa akin kasi privacy pa rin ng mga anak ko yun. Na, maghihintay na lang ako, magsasabihin nila sa akin. Yun, so far, mga anak ko, okay naman sa akin. Contento naman ako. Basta, kailangan lang, para maging open yung bata, para maging totoo sa'yo yung anak, kailangan manggaling din sa'yo. Open ka at totoo ka para sa kanila. Kaya, yun din, kung ano ka sa kanila, yun din ang gagawin nila sa'yo. Kasi, hindi lang naman ina ang nakakaramdam eh. Mga anak din nakakaramdam. Yun. Okay, Romel? Kaya ka na yung call email. Oh, sige. After ABS-CBN, anong nangyari? Kasi the last time nagsama sa tayo sa world, sige mo man. Pero bumalik pa ako. But really, it's more of a choice on priority sa buhay. Yung edad natin, hindi naman nagiging 20. I have a child to raise. I want to build a relationship with my family. Plus, there are other things that I wanted to explore. I put up a business. I handmade clothes, furniture. And I still do what I love to do for online. And then now this. So, mas hawak ko lang yung panahon, yung oras, and I have more time with my son. Is this your first directorial film? No, it's my first mainstream film. It's my first with Regal Films. Pero yung unang-una was Cinema One Originals and Romeo and Juliet. Nakapax ako sa sobrang mahirap na nanay. Mahirap. Yung alam niya na, yung nanay na mahirap, Losya. So ngayon, no, tinanggap ko to, sabi ko, wow, nag-ibang image, nag-English, totally different dun sa role na mga ginagampanan ko. So ngayon, sabi din ni Direk Connie, Sylvia, gusto ko sexy ka. Sylvia, yung vlog mo, ganyan. Sylvia, ganito, ganyan. Kasi kaya mo. Kasi bagay sa'yo, huwag kang maya. Si Direk, kami kagagawa nito. So gusto niya sa buong movie, maganda ako. Iniba niya talaga. And I think yes, dahil sa sobrang dami kong nagagampanan na Losya na nanay, this time, gusto ko namang lumevel up. Patunayan na, hindi lang ako pang Losya. Kaya ko rin maging sosyal. Kaya ko rin magmukhang mayaman. Kasi hindi ako pinapaniwala. Alam mo yung ganun. Tsaka, yun yung message namin sa film. Hindi kailangan maging Losya ang nanay. Pwede pa rin maging cool. Pwede ka pa rin maging in kahit na nanay at sampung anak. So, yung image ko dito, iba sa mga ginawa. Yun yung isang kaibahan dito. Kailan ko huli nagsuot ng ganyan sa press code? Kasi parang matagal na, di ba? Balot na balik ka. Hindi nagugulat ng kami. Bakay ha, in fairness. Kailan, thank you, Ray. Kailan ako huli nagsuot ng ganito? Kagabi, Ray, sa tabi ng asawa. Hindi. Sinusuot ko naman yung paminsan din. I think ngayon, gusto ko naman makawala yun kahit papano sa box na yun. Yes. Kasi sabi ko nga, being an actor,
gusto ko ipakita sa inyo na iba-iba. Kung ano role ibibigay sa akin, kaya ko. Hindi lang losyang, pwedeng maging mayangan, pwedeng maging lalaki, pwedeng maging tomboy, pwedeng maging kung ano man. Diba? Kung ano ibibigay nyo sa akin, trust me, kasi deliver ko yun sa inyo 150%. Yun lang yun. Ibi, ang nagkaroon ka na ba ng conflict sa mga anak mo, like kay Archo at kay Ria, ni Carney, Love Lines? Ayaw ko, oo like, naman, oo. Ayaw mo yung mga naniligaw, ayaw mo yung nagugustuhan nila, mga ganyan. Meron? Meron gano'n, hindi naman maiiwasan yun. Di ba sabi ko nga, pag nakita ko na yung anak ko, yung karelasyon niya, eh mga... Artista ba ito? Hindi naman. Basta mga non-showbiz. Mga non-showbiz, kasi... ngayon lang naman sila ng showbiz eh. Uh-huh. So kung magkakaroon man sila ng relasyon sa mga taga-showbiz, ngayon lang yon. Pero noon, nagkaroon na ako ng ganong problema. Kasi lagi ko naman sinasabi, kahit di ba nang sa'yo, Sophia, sinasabi ko, make sure na ang dadalhin mo at ang ihaharap mo sa magulang mo, bukod sa mahal ka, bukod sa masipag, mahal ang magulang mo, kasundo ng pamilya. Kasi, alam mo yon, yung magiging hell eh, pag hindi ka sundo ng magulang. Kailangan yun eh, importante sa pamilya yun eh. Pero kung talagang hindi ka sundo ng pamilya mo, yung mamahalin mo, patunayan mo. At patunayan yung karelasyon mo na karapat-dapat siyang tanggapin. Ganun lang yun. Kay Sophia naman sa akin, Diego, parang parang meron nakarelate kayo dun sa sinabi ni Sylvie, tanong. Kasi parang ginanon mo sa likod si Diego. May pagkakataon bang gano'n, Sophia, na ang tawag dito na hesitant yung mami mo kay Diego? Parang gano'n. Parang may gano'n. O, anak ko muna kasi ganito. Ang daming issue, ganyan-ganyan, gano'n-gano'n. Honestly. Tapos napaglaban mo naman. Ayan. hindi naman po. Pero nung muna lang, kasi pag tinigil si Diego, mukha siyang babaero. So sabi ng mami ko, naku, may itsura pala yung babaero. Oo, itsura mo. Sa bago, magtana yan. Yan yung exact words. Sinabi ng mami ko, naku, atak magtana yan. Delikado tayo siya. Sabi din naman yun. Sa mga mo, tita, nasan ka tita? Totoo ka to? Hindi, pero naproof naman niya, mabait ka. Mabait ka naman eh. Naproof niya. Naman. Papa, so tanggap na ako ng pamilya mo? Tanayin pa yung dati ba? Sabi mo, na-proof eh. Balikan ka namin. Balikan ka namin. Next time. Paano mo pinaglaban si Keto? hindi po, ano lang po kasi si Diego, pumunta po sa bahay minsan. Tumatalo lang. Eh, gusto ng mami ko at saka ng daddy ko na nakikita siya. Hindi kami lumalabas nang hindi nila alam. So, sa bahay siya. Okay. Thank you. Maraming salamat, Ray Pumalo. Sino next po? Si Jenny Olea. Ibiang, curious lang ako. Sino naka-discover sa'yo sa showcase? I share po. Okay, gusto ko sabihin sa inyo, kaya thankful ako dito sa movie na to. And in fact, sinasabihan ko siya, Mother, ang tagal mo na akong hindi kumuha. So, kinuha. So ngayon, bumalik siya sa akin. Nagbumalik ako sa kanya, kaya thankful ako. At sabi ko, Mother, wag mo na nga akong ano? Wag mo na nga akong iwan. Naglulokohan kami. Kung ano man yung storya namin ni Mother Lily, sobra kong tinresure yun. Sobra ko. Si Mother Lily yung nag-discover sa akin ito. Pero kung saan at kung ano yung kwento namin, sobrang haba. Kaya wag na lang. Kung gusto mo mag-usap tayo, usap tayo ng isang araw. Upuan kita, hindi ko di-deny. Kasi wala dapat i-deny. At kung nung pinagdaanan ko, pinagmamalaki ko yon. Dahil doon ako humugot lahat ng tapa. At kung meron mang, nagtawa sa akin yun, thank you. Dahil kung ano man yon sa inyo ako kumuha ng lakas at tapang. Ngayon, nandito ko sa showbiz, masaya ako dahil binigyan ako ni Mother Lily at yung una niyang sinabi sa akin, pinagmamalakit kita, mahal kita. So yun lang. Yun Mother's girl ka pala. Yes! Iba pa rin ako. Kaya sabi ko kay Mother Lily, Mother Lily, thank you, kinuha mo ko. Gawa tayo ulit. Yun, kasi kung wala si Mother Lily,
Wala si Peke Galiaga, wala si Lori Reyes, wala ako. And utang na loob ko kay Mother yon. At never kong kakalimutan sa tanang buhay ko yon. Yun. Thank you. Hey, Jeno naman. Mother! Page Mother! Ano siya pa tinalong mo? Ano ba yun? Mother! Kasi... Okay. Say grande lang roll ba, Mother? Tandaan mo pa ba? Hindi. Ito na natin ang konting salita si Mother. Thank you, Sylvia. I love you, Mother! I love you too. Ayun, marami akong ginawa dito na pelikula, like isang gabi, tatlong babae. That's first by student body. Student body, yes. Ako yung nagsisexy doon. At ang sexy ko doon. 19 yata bewang ko doon. Ngayon, wala na. Ewan. Hindi na ako nagsusukat. Pero yes, student body, tapos mahalin mo ang asawa ko. Doon ako unang binigyan ng role ni Mother na kung nakagat ng tao, nasasabihan ako ay marunong siya kumarte with Janice and Aga. Ay, Janice and Gabby. Tapos, mahalin mo asawa ko? Marami. One year pa ito. Ay, yung sexy pa ako, Jerry. Hindi pa ako ganitong katawan. Kaya yun na sinasabi ko, nakakatawa kasi nung sexy ako, yung alam mo, kaakit-akit ako, support. Ngayon, ganito na ang katawan ko, pinibigyan ako ng tsansa. So, sabi nga, dasal, sipag, tiyaga, pagmamahal, maging professional ka, tapos talent lang talaga yung ipupuhunan mo. Higit sa lahat, kahit laitin ka ng tao, kahit pagtawanan ka sa likod mo, huwag mo silang kalabanin. Bagkos, tawanan mo, smile ka kasi ang karma hindi sa'yo. Nasa tao niya. Yun lang yun. Yun lang yung ginagawa ko sa buhay ko. Pero pakiramdam mo nga na parang yung sinasabi nga na isa kang Montano. Parang dahil nga baka may invitation na God mo. Aba, I'm proud. I'm proud pa rin. Proud pa rin ako na anak ako ng tatay ko. And I'm even more proud na nanay ko ang ina ko. Thank you. Thank you. Okay. Sylvia, ano naman mapapayo mo rito sa mga pag-ins na to? Kasi alam na showbiz ang pinagsimula mo sa... Alam namin yung pinagsimula mo sa showbiz, yes, no? Yes. You're one of the most respected actresses. So, anong gusto mong i-part sa mga baguhang ito? Sa mga pag-ins na nandito lahat, gusto ko lang i-share sa inyo. Share lang to ha. Nung una, totoo to, makinig kayo. Nung una, dahil pumasok ako, sexy ako, ang dami na. Ang daming nagsabing hindi ko kaya. Ang daming masasakit na salita. Ang dami kong naranasan. Pero dahil may naniwala sa akin isang Mother Lini, Peke Galiaga, Lori Reyes, yun enough na sa akin yun. Ang ginawa ko, nagpursigi ako. Yung lahat ng ganong salita, ginawa kong challenge sa buhay ko yun. Okay? Ngayon, anong pinanlaban ko sa showbiz? Pagmamahal sa co-actors, pagmamahal sa buong cast, pagmamahal lalo sa production, maging professional, huwag maging pasaway. Yung craft nyo, pag-aralan nyo. Hindi porke magbibida na kayo, stop na kayo doon na lang, feeling nyo magaling na kayo. No, hindi. Dapat the more na magiging bida kayo, the more na magiging makikilala kayo, the more na mag-aaral kayo. Okay? And higit sa lahat, dasal. Okay. Kung ano man yung negative na maririnig nyo sa showbiz, tawanan nyo. Kasi ang buhay, yung mga tao, yung iba, magtatawa sa'yo. But at the end of the day, buhay mo yun. At ang buhay, choice mo yun. Kung talo ka at the end of the day, wala kang ibang sisisihin. Ikaw yun. Kung panalo ka, wala ka rin ibang pasasalamatan. Well, bukod sa sarili mo, yung mga taong nagtiwala sa'yo. Ganun lang yun. Tsaka, wag kayong lumabang. I'm sorry to say, marami ngayong ganun. Okay? Alam ko yon, maraming mayabang ngayon. Wag nyo ilagay ang pagkasikat nyo sa ulo nyo kasi yun ang downfall nyo. Yun yun. Tapos, ako lagi ko itong sinasabi sa sarili ko. Ang daming blessings na dumating sa buhay ko. Pero hindi to rason para ikayabang,
ikabago, ikalaki ng ulo, bagkos isa, ito yung rason para mas maging mabuting tao. Basta dasal lang kayo at pairalin nyo lang pagmamahal nyo, wala kayong talo. Maniwala kayo, mananalo kayo sa finish line. Boom. Sisigaw ka na yes. Nagawa ko. And thank you. Hindi ganun lang yun. Ikaw muna, anong, what can the parents, young, the young ones, learn from the film? Okay. Lahat naman po tayo merong ina. Diba? Lahat naman tayo may nanay. Kung wala tayong nanay, lahat tayo merong nanay-nanayan or tao na nag-a-uplift sa atin. Tapos ngayon naman tayo ay baka ina na rin. Ang buong message ko para siguro sa film na ito, para sa ating lahat dito at para dun sa mga artista sa pelikula, walang perfect na nanay, walang perfect na anak. It's not really about din magulang ka, ikaw yung tama, ikaw yung mag-lead. Pero mga magulang, makinig din tayo sa mga anak natin. Kasi meron at meron talaga silang ibitawan na linya na tatagos sa puso mo. Ako nga yung anak kong 14-year-old, mag-one-liner yun, tatamaan ako. And act accordingly. Huwag makulong dun sa kung paano nung unang panahon para sumabay sa times. At yung mga, I don't wanna call it millennials kasi walang label para sa akin. Ang mga anak naman, mahalin niyo yung mga magulang nyo kasi wala namang iba na eh. Yung nanay, isa lang yan eh. Much as may love-hate relationship kayo ng nanay mo, kapag nandun ka na sa pinakamababang punto ng buhay mo, ang unang-unang hahanapin mo is yung nakap ng nanay mo. So, parents, sabihin nyo sa mga anak nyo na sa inyo lang nila makukuha ang mga yakap na magbibigay ng lakas sa kanila. Okay, good, good. Sa mga bagay sa mamaya ka na, mamamila. So, asa kayo bilang anak, siyempre, anong gusto nyo i-impart sa mga magulang nyo o sa mga kabataan manonood ng pelikula nyo? Alora? Member sa Alora? Bata ako, 18 pa lang ako. Ako, base sa nabasa ko sa script and napanood ko sa teaser, dito mo talaga malalaman kung ano yung mga sacrifices na ginawa ng mga nanay. Kasi minsan, yung nanay sinasabi nila yung mga anak ko, mahal kita, ganun. Hindi naman nila binubullet form yung lahat ng ginagawa nila. Hindi naman nila ina-explain lahat sa mga nanay nila. Ay, sa mga anak nila, pero dito makikita talaga kung ano yung mga struggles ng nanay sa kanyang anak. And sa buhay, ang dami nating nakikilala, marami tayong nagiging jowa, nagiging friends. And iba pa rin ang pagmamahal ng parents, ng family, doon at doon pa rin tayo babalik. So, kailangan natin silang mahalin kasi hindi natin alam kung hanggang saan natin sila makakapili. Kaya Laura, Yana, ipote mo na natin, mag-anong tayo, Yana. Yun po, natutunan ko po dito sa film na to. Siguro yung ano yun nga, katulad ng role ni Mama Minari, kasi yun dito, yung naging role ng mami ko sa buhay ko po. Nung nawala yung daddy ko, akala ko hindi ko kaya, sabi, kasi daddy's girl talaga ako eh. Sabi ko hindi ko po kaya, pero dahil sa pagmamahal na binigay ng mami ko sa aming magkakapatid na akala ko, ikakamatay ko yung pagkamatay ng daddy ko. Binib ako sa pagmamahal, sa alaga, na hindi ka mapinabayaan ng mommy ko na kahit po, ay sorry. Kahit po nung time ng mga uling araw ng daddy ko sa hospital, yung mommy ko wala po siyang ginawa kung hindi siguraduhin na okay kami magkakapatid ng babatay. At nagtitaping po siya noon, mabaalis siya. Yung sabi ko, iba talaga din, ina, iba ang pagmamahal ng nanay sa anak, sa asawa, basta sa pamilya, lahat kaya nilang gawin, i-give up lahat para sa bahay nila sa buhay. And din isang bagay na bilib ako sa mami. Thank you. Thank you, Ryan. Ako po, just to make it short, gusto ko, ay, hindi. Ang haba na sinabi niya. Ay, hindi po. Hindi po ang akin lang. Ako sa mga millennials ngayon, don't be afraid. Kung ano yung gusto ninyo sabihin, kung ano yung gusto ano gusto yung inyong i-voice out, speak it out. Diba? Kasi mas open kayo sa family mo, sa parents mo, mas better. Kasi wala kang ibang
wala kang ibang kakampi sa mundo na to, kundi yung magulang mo at yung mga taong totoong nagmamahal sa'yo. Good job, Sean. Thank you. Ganun din. Kasi a lot of people na our age, mga teenagers, they like to keep secrets, to themselves, sa mga friends nila, and they don't really open up to their family. So I think they should watch this kind of movie to know the importance of relationship between parents and children. Ilang. Thank you, Jameson. Django? Ako para sa akin, just like any relationship, a relationship you have with your parent or parents, it's a give and take relationship. Kailangan parehas kayo nagkakaintindihan para if you have a goal together, if you have plans together, you all have to work on it. Kailangan may sacrifice, minsan may drama, but like you'll see in this movie, you go through certain things, you go through these obstacles to make your bond stronger. Doon kayo nabubuo as a family. Thank you, and now Mama's girl. The girl, the Mama's girl. Sorry na, tanong mo ulit. Ano ang matutunan ng mga kabataang katulad mo dito sa pelikulang ito? At pati rin na yung mga magulang. Matututunan nilang mas mahalin pa ang magulang nila, especially yung mga nanay nila. At yung respeto sa magulang. Yun. Lama. Thank you, Sophia. And Mama Mina, Sita Sanchez. Ayaw mo na. Yung question, tanong mong aral. Okay. Ako bilang si Mama Minas. Mama Mina, kung ano yung ginawa ni Mama Mina dito, as Sylvia, gagawin ko rin yun sa mga anak ko. Kahit saan ako, kahit anong mangyari sa akin, hanggat kaya kong hindi bibitawan ang anak ko, hindi ko talaga bibitawan at igagayad ko yung anak ko. Bilang anak naman, siguro ako palagi kong sinasabi to. Ako lang mag-isa sa buhay ko lumaban, okay? Bakit tuloy-tuloy yung swerte ko? Kasi ang paniniwala ko, ang kick ko sa langit ay ang nanay ko. Kasi, sabi nga, huwag kang mambastos ng magulang mo, irespeto mo at mahalin ang nanay mo, at hindi ka mapapanmura. So, yun lang yun. Kasi, ganun lang kasimple yun. Nanay ko, ang king ko sa Diyos, ang king ko dun sa langit. Yun. Maraming salamat. Palakpakan po natin. Let your head, baby, don't be scared of the things that could go wrong.